guys! Welcome back to my channel. So, sa mga bago ko pong subscribers, welcome to my channel. My name is Diane. I'm a skincare and makeup enthusiast. So, mahilig ako mag-review at mag-try ng iba't ibang skincare products and makeup products. So, kung bago ka dito, welcome to my channel. For today's video, guys, pag-review ako ng pinakabagong product ng Vice Cosmetics, Super Mega Ultra Curl. It's Vice Cosmetics X and Clutz. So, kakalabas lang nito, guys. Kaya, bumili agad ako nung nakita kong nirelease nila to. So, ngayon, itatry ko siya. Bili ko to sa Lazada for 295 pesos. Kung gusto nyo mag-order, ilalagay ko yung link sa description box. And guys, kung makikita nyo, medyo naka-ayos na ako. Very light lang yung makeup ko. Pero, maglalagay ako nito. Tignan ko kung mas ma-enhance niya pa yung natural makeup look ko today. So, naka-seal pa to, guys. Ayan, yan yung itsura niya. Sobrang cute ng packaging, no? Nakalagay dito, volume and length, mascara, 8 grams. So, yun nakalagay sa likod, it's water resistant, volumizing and lengthening, and it's made in Korea, guys. Wow. Wala na siyang, box. Ganito na siya nung dumating sa akin. So, naka-bubble wrap lang yata siya nung dumating. At napakabilis yung dumating. Parang pagka-order ko, kinabukasan yata, dumating na siya sa akin. So, ganun kabilis yung kanilang delivery. Ayan na siya, guys. Ang ganda talaga ng packaging. Sobrang ang girly-girly tingnan. May mga flower-flower, ayan. Kita nyo, may mga flower-flower. Check natin yung wand, guys. Okay. So, wala naman siyang kakaibang amoy. Parang same lang siya ng mga amoy ng mascara na naaamoy ko, ng mga nagamit ko. Parang ganun lang din. Ayan. So, ito yung kanyang wand. Ayan. Itignan ko, guys, kung hindi siya magbubuo-buo sa mata ko kapag in-apply ko. Kasi yun ang pinakaayaw ko sa mascara. Yung grabe magbuo-buo na ang pangit na tignan, di ba? So, titignan ko siya, guys, kung ano yung magiging itsura niya kapag in-apply ko siya. At ipo-focus ko siya sa eyelashes ko para makita niya talaga yung itsura niya habang ina-apply ko siya. Meron itong castor oil. So, nung bata kasi ako, parang naalala ko, sinabi ng kaibigan ko, gumagamit siya ng castor oil para daw humaba yung peligmata niya. So, hindi ko alam kung totoo yun kasi hindi ko siya tinry. Pero, ayun, meron siyang castor oil daw to moisturize and nourish the lashes. Meron din siyang peach leaf extract to condition and strengthen the lashes. And also, panthenol to condition the hair or the lashes. So, ayun, parang ano siya, hair care, no, sa eyelashes natin. Okay, guys, so bago ko ito i-apply, magka-curl muna ako ng lashes. Kasi sa totoo lang, wala talaga ako. Sobrang nipis talaga ng lashes ko. Papakita ko sa inyo, guys, ha. Ipo-focus ko para makita nyo yung lashes ko bago ko siya lagyan ng mascara. So, ayan lang yung lashes ko. Napaka... Ayan, manipis lang siya. Ayan. So, ayan lang yung lashes ko. Manipis lang siya at hindi siya talaga mahaba. So, kailangan i-curl muna siya para mas maging pilantik siya kapag nilagyan ng mascara. So, ayan. So, naalala ko, may tinuro si Mama Ann na hack para mas mabilis siya or mas talagang pumilantik yung peligmata bago kayo maglagay ng mascara. Itapat niyo daw siya sa blower. Kahit yung hindi masyadong mainit, guys, kasi baka mapaso naman kayo. So, ganun. Medyo painitan niyo lang siya ng konti. Parang kang nagpa-plancha ng buhok. Parang ganun. Kasi di ba pag nagpa-plancha tayo ng hair, di ba mainit yun? Mas sumusunod yung hair natin. So, parang ganun siya. So, ayan na yung aking peligmata na naka-curl. Ready na akong maglagay ng mascara. So, ipo-focus ko siya sa mata ko para makita niyo yung application. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told. Guys, kasi nahihirapan ako dito sa baba dahil sobrang nipis ng lashes ko. So, ayun guys, ang 2 layers. Ang ganda niya, oh. Very natural looking pa rin siya. Although, mahirap talaga para sa akin maglagay dito sa baba kasi super nipis at
ang iksi talaga ng lashes ko dyan. Pero ayan, na-volumize na niya talaga yung lashes ko kahit dito sa baba. Maglalagay ako ng isa pang layer. So, 3 layers yung gagawin ko. The skies are so clear. Ayan siya guys, kanina talagang hindi niyo makikita yung lashes ko. Pero ngayon, ayan, kita na siya kahit medyo malayo. At saka na-volumize niya at pansin ko talaga humaba na yung lashes ko. Ayan guys. So ayan guys, ang aking lashes. Para sa akin, kung gusto niya ng mas natural looking, okay na yung 1 to 2 layers. Pero pag gusto niya na medyo pack na, pwede na yung mga 3 layers, ganyan. Pero sa akin, nung 2 layers pa lang, satisfied na ako. Actually, nung first layer pa lang eh. Pwede siya pang everyday look lang, ganun. Medyo nagkaroon na ng buhay yung aking mata compared dun sa kanina na wala siyang mascara. Hindi naman siya mabigat, very lightweight, wala naman ako nararamdaman na parang hindi magandang pakiramdam sa kanya. So, ayun guys, kakain muna ako kasi naubusan ako ng cotton pad. Nagpabili muna ako ng cotton pad para i-test siya kung water resistant. So, kakain muna ako guys. Making a grand total of 26 million and 4, right? Oh, ayan. Nakakain na ako at naibili na ako ng cotton pad. Ayan. So, kasi kailangan ko na cotton pad para i-test kung waterproof siya. Meron ako ditong, ayan, water. At ilalagay ko siya dyan. So, ito guys yung cotton pad. Ayan. So, meron na mga sumama, pero meron pa rin natira. Ayan. Kung makikita nyo, meron pa rin natira. Bago ko ito ginawa, inantay ko muna siyang mag-set. Pero, ayan, merong sumama na cotton pad. Ganito talaga yung ginagawa ko kasi kapag ka nag-check ako kung water resistant yung mascara pag nag-review ako. Tatanggalin ko naman siya, guys, gamit itong micellar water. So, ayan, antayin ko lang siyang lumambot. Antayin ko lang masok yung mascara para mas madali siya tanggalin. So, ayan siya, guys. Hi, guys! So, ayan, wala na akong mascara. Natanggal ko na siya agad. Natutuwa ako kasi ang dali niya tanggalin. Kasi ako personally ha, mas gusto ko talaga yung mga mascara na madaling tanggalin. Ayoko yung tipong inaabot ng kinabukasan na kahit tanggalin ko siya nitong micellar water, wala, ang hirap talaga niya tanggalin. May mga ganun kasing mascara ako na nagamit before. At feeling ko, every time na nagtatanggal ako ng mascara, kawawa yung skin ko dito sa my under eye. Kasi kapag ka in-scrape ko siya na ganun, feeling ko, ayun, kawawa yung under eye ko. So, sa akin, plus point sa akin yung madali siyang tanggalin. Pinaka nagustuhan ko na madali siyang tanggalin. Ewan ko sa inyo kung ganun din kayo, pero kasi gusto ko yung mga ganun, yung madaling tanggalin lang, para hindi kawawa yung skin ko kapag nagtatanggal ako ng makeup. Hindi siya mahirap i-apply, madali lang siyang i-apply, at kahit pa paano naaabot naman niya yung dulo, hindi naman ganun sobrang kataba yung wand niya para sobrang struggle talaga yung paglalagay. Kasi minsan, pag sobrang mataba yung wand, ang hirap mag-apply. Kasi minsan, mas malaki pa yung wand sa mata ko. Pero, ayun, sakto lang naman yung wand niya. At naabot naman niya yung dulo. At kung napansin nyo guys, gumamit ako ng ganito kanina. Yung tape para dito. Kasi, malaki natutulong nito sa akin. So, kapag napapasobra yung lagay ko ng mascara at medyo nagbubuo-buo siya, ganun yung ginagawa ko. Parang mas nasusuklay niya yung lashes ko. Para alisin yung sobrang product dun sa lashes ko. Alam niyo yun, hindi siya kakalat, mas nasusuklay niya yung lashes nyo, at mas natutulungan niyang suklayin pataas para i-curl. Kahit naman mga paper lang siguro, gamitin nyo, ganun, pwede na rin yun. Minsan, ganun yung ginagawa ko kapag wala akong ganito. Maganda to, lalo na kung kaparehas ko kayo na ayaw nyo nung sobrang hirap tanggalin na mascara. Nagustuhan ko siya. Siguro, mas madalas ko itong gagamitin. Kasi mas madali siyang tanggalin. Madali siyang i-apply at madali din siyang tanggalin. So, feeling ko, hindi masyadong kawawa yung under eye ko kapag ito yung gamit ko. Nagawa naman niya yung trabaho niya.
nagawa naman niya or nabigay naman niya yung ina-expect ko, yung kapal, yung volume, yung length, ayun, nandun naman. So, ayun guys, ang aking full review nitong Vice Cosmetics X and Clutz Mascara. And guys, I hope nag-enjoy kayo sa video ko today. Kung bago ka dito, if you did like this video, don't forget to click on subscribe. And please turn on the bell para lagi kang notified kung may bago akong upload. Don't forget to give this video a thumbs up. Thank you guys for watching. Bye!